Sa Pasay naman, nasamsam ng mga otoridad na aabot sa 20 million pesos na halaga ng shabu na itinago sa loob ng isang padala. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ikaw ay may karapatang manahimik. Anumang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang hulihin ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Field Post sa Pasay kahapon. Nag-claim ang suspect na kinilalang si Muhammad Bagatao ng parcel na naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa mga otoridad, bago ang pagkuha ng suspect ay naghinala na sila sa parcel na galing pa sa Vancouver, Canada. Nang dumaan sa x-ray machine at ipaamoy sa canine dog ay nagpositibo na droga ang laman ng parcel kaya binuksan na ito. Tumambad ang nasa higit kumulang 3 kilo ng hinihinalang shabu na itinago pa sa 3 pakete ng protein supplement. Nagkakahalaga yan ng nasa 20 milyong piso. Ayon sa otoridad, gumamit ng ibang pagkakilan lang si Bagatao at nagpresenta pa ng mga peking ID nang i-claim na ang item. Ayon kay Bagatao, inutusan lang siya ng isang kakilala na pick upin ang parcel kapalit ang 10,000 piso. Napapayag daw siyang i-claim ang item dahil kailangan din daw niya ng pera. Sabi niya sa akin, yan, kunin mo na yan doon. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya, sir, food supplement daw. Binuksan, sir, hindi naman ako umalis kasi hindi ko naman alam na droga talaga, sir. Dadalhin sa detention facility ng PDEA si Bagatao na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.